Para sa video na ito mga bosses, akin lang i-explain ang kadalasang makikita natin sa mga label ng ating engine oil or sa mga ginagamit natin na engine oil mga boss. No? Ito yung mga code na sa E5W40, sa E10W30, sa E15W40 at marami pang mga code mga boss na kadalasang nakikita natin sa ating mga engine oil na ginagamit. At saka i-explain ko na rin sa inyo kung ano ang ibig sabihin nito mga boss. Yan, itong monograde at multigrade na oil, itong mineral, semi-synthetic at 100% synthetic na klase ng oil, at itong pang-gasoline engine na oil or pang-diesel engine na oil. Ginawa ko ang vlog na ito ngayon mga boss kasi nga marami ang nagre-request sa atin tungkol sa topic na ito. Ito pong engine oil mga boss, ito po ang pinaka-importante na fluid sa ating mga makina. Dahil po sa engine oil mga boss ay nalilisan ang pagkainit, pagkakaroon ng metal friction dito sa loob ng ating engine. Dahil din po sa engine oil ay nagkakaroon ng mas mahabang lifespan or buhay ang ating makina mga boss. Alam natin mga boss na ang ating engine is 90% made of metal. At ang natitirang porsyento nito mga boss is ito na ang ating engine oil. Napakaliit lang ng porsyento ng engine oil mga boss pero napakalaki ng nagampan ng tungkulin nito at tulong nito sa loob ng ating mga makina. So kung ikaw ay isang experienced mechanic, car owner, driver, tenant ng mga generator set, motorcycle lovers, o isang may-ari ng mga bangkang dimotor or small engine, ay sigurado makakatulong sa iyo ang video na to. So ito yung mga SAE number na kadalasang nakikita natin sa mga label ng ating mga engine oil na ginagamit mga boss no. So ngayon mga bosses, basic ko na i-explain sa inyo kung ano ang ibig sabihin itong letters dito, itong grupo na to, itong mga number dito sa grupo na to, at ito na rin mga boss no. So X lang ang binigay ko dito mga boss kasi sample lang dito ang gagamitin natin. Pero usually mga boss ang makikita natin dyan is A10W, ito 10W-20 mga boss. So ganyan ang makikita natin sa mga specification or sa mga description ng ating mga engine oil na binibili mga boss no. So ngayon mga boss no, explain ko sa inyo kung ano bang ibig sabihin itong SAE. Itong SAE mga boss is ito ang tinatawag na Society of Automotive Engineers. So isa itong organization mga boss na gumagawa ng grading or grid ng oil mga boss no. So ito namang next set of column, itong mga letters at numbers na makita natin, pangalawang column mga boss no. For example mga boss is 10W. Ito naman ang grid ng ating oil mga boss sa malamig na temperatura. Itong W mga boss yan is ito po ay nagstand sa winter mga boss, winter weather. At ito namang 10 mga boss, ito po ay nag-stand sa cold temperature o grado ng oil kung siya ay nasa malamig na temperatura. Itong panghuli na column mga boss, for example, 40 mga boss. Ito naman mga boss ang grade ng oil na nasa pinakamataas na temperatura mga boss. No? So, normal operating condition ng isang makina mga boss. So, ano ba ang normal operating condition ng makina? Ang pinakabataas niya na temperatura ng ating engine mga boss is nasa 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius mga boss. So, ito yung grado ng viscosity ng oil mga boss sa napakataas na temperatura ng ating makina or operating temperature ng ating engine. So, ang code na makikita mo dito sa engine oil mga boss is para sa malamig na temperatura, at ang code naman na makikita mo dito sa plus na digit mga boss is para sa mainit na temperatura. So dito ka sa dalawang value na ito magkakaroon ng idea kung anong oil ang nababagay sa iyong makina. Itong 10W na value ay para sa malalamig na panahon. Yung tipong unang start mo pa lang sa makina ay buhay na agad ang oil at hindi ito natutulog kahit sa malamig na panahon or winter season. Ito namang last na value na 40 ay lalabas ang tunay na grado ng viscosity ng oil nito once na nakaandar na ang ating makina at ito ay nasa tamang operating temperature na. For example mga boss, meron kang 5W30 na klase ng oil. Itong 5W mga boss, ito yung viscosity ng oil mo
nung hindi pa umaandar ang makina or nasa malamig pa siya na state or winter. At itong 30 naman mga boss, ito namang viscosity ng oil once na umaandar na ang ating makina. So pagka sinabing viscosity mga boss, is ito yung tinatawag na lapot mga boss sa Tagalog na term. Lapot, lagkit ng ating mga engine oil, viscosity. So ngayon mga boss, no, ano ba ang ginawang mga test at reading ng mga automotive engineer para makuha ang tamang grade o itong sinasabi natin na grading sa ating mga oil mga boss? So meron akong ginawa dito na isang sample drawing. So ipagpalagay na lang natin na ganito ang kanilang ginawa mga boss. So ito yung tinatawag na viscometer mga boss. Yan. Ito yung device or instrument na kayang mag-reading ng viscosity ng oil. So sa part na to mga boss, so unahin natin ang 10W na value. So ang ginawa ng mga eksperto mga boss is nilagay nila itong ating engine oil sa pinakamalamig na lugar. Pagkatapos mga boss is binuhos nila dito sa ating viscometer. So once na ang fluid is dadaloy dito sa ating device, itong ating instrument or viscometer is magkakaroon siya ng reading. Magpa-pop up siya dito mga boss kung ilan ang marireed niya na flow or ng viscosity ng oil na to na pinapalamig sa pinakamalamig na temperatura. Kikita natin dito sa kanyang reading mga boss is lalabas dito ang, for example, tin. So itong tin mga boss is ito na yung tinatawag natin na 10W. Itong 10W mga boss is dito to kinuha sa ito na value mga boss sa mga ating code. Tapos mga boss, ang pagkuha naman ng reading dito sa 40 is gano'n na din ang ginawa ng mga eksperto. So ang ginawa nila mga boss is nagkuha sila ng sample of oil, tapos hiniting nila ito mga boss or pinapainit nila ito sa temperatura na naayon sa operating temperature ng sasakyan, itong 100 degree Celsius. So once naabot na ang temperatura dito sa 100 degree Celsius mga boss, is ibubuhos na naman nila dito ang oil dito sa ating device. Ang oil na mainit mga boss is dadaan dito sa ilalim ng device, tapos magpa-pop-up na naman ang reading kung ilan ang viscosity grade or grado ng viscosity itong oil na pinapainit sa 100 degree Celsius. So for example dito mga boss is lalabas dito ang 40. Itong 40 mga boss, yan is ito yung numero na makikita natin dito sa pang last na value sa code ng ating oil. Yan. So kaya nabuo itong code na to mga boss na sa E 10W-40 dahil sa ginawang test ng mga eksperto sa pamagitan ng pagbasa or pag-reading ng viscosity ng fluid. So para makuha nila ang iba't ibang code ng oil mga boss nang naayon sa iyong makina, is gumawa sila ng iba't ibang klaseng composition. Pinagmix nila ang mga substance ng oil mga boss para makakreate ito ng iba't ibang klaseng viscosity ng oil nang nanaayon sa temperatura ng malamig at sa temperatura ng mainit. So ito yung chart ng grid ng oil na aking ginawa mga boss, no? Ito yung grid ng oil sa cold temperature or sa malamig na temperatura niya mga boss. Itong 0W, 5W, 10W, 15W, 20W at 25W mga boss. Ito yung cold temperature na makikita naman natin dito sa area na to mga boss. Ito namang sa mas high temperature ng grado ng oil mga boss is dito naman ang chart niya mga boss. So merong 8, 12, 16, 20, 30, 40, 50, 60. The more na mas thinner or manipis or malapnaw ang viscosity ng ating oil, the more siya na mas maliit ang kanyang grid number mga boss, no. So the more na mas malagkit or mas thickier ang ating viscosity ng ating oil or ang lagkit or ang lapot ng ating oil, is the more siya na mas mataas ang kanyang grid number. Okay, so pag-usapan naman natin mga boss ang monogrid at multigrid na klase ng oil. So pag sinabing monogrid mga boss, is ito yung klase ng oil na ganito lang makita mo sa label ng ating binili na oil mga boss. Sa I-30, sa I-40, sa I-50, sa I-60, sa I-90, sa I-140. So ang mga oil na ito mga boss is specification lang para sa mga mas maiinit na paggagamitan mga boss, no. So para dito lang.
So ang sample ng monogrid oil mga boss is ito yung nasa gear oil natin, nasa transmission oil, or nasa ETF oil, itong hydraulic oil. Pero mga boss, may mga makina din na gumagamit ng ganitong klase na oil, katulad ng sa I-30, sa I-40. So katulad ng mga makina sa barko mga boss, o makina ng mga diesel power plant. So meron kasi silang mga tinatawag na oil heater dyan mga boss, or oil heating system. So pinipreheat nila muna ang oil mga boss bago nila pinipit sa makina mga boss, sa cold start na engine mga boss, no. So ganyan ang proseso dyan. So itong multi-grid na oil, paano ito nagawa mga boss? So ginawa nila ang multi-grid na klase ng oil is kinuha nila dito sa monogrid na oil mga boss. So ang ginawa ng mga engineer is itong monogrid na oil mga boss is hanaluan nila ng iba't ibang klase ng oil additives. So meron yang tinatawag na additives mga boss, yung mga tearing additives, or yung dispersant, or yung mga detergent na additives natin mga boss. So minimix nila dito ang maraming composition ng additives mga boss para magkaroon ng multi-grid na oil. Napakaganda kasi gamitin ng multi-grid na oil mga boss. So multi-purpose kasi ito mga boss. Pwede siya sa malamig na temperatura, malamig na panahon, at pwede din siya sa mainit na temperatura at mainit na panahon mga boss. Okay? So once na bumili ka ng oil mga boss, is meron siyang mga classification code na sa A5W30 or 10W40, ganyan. Basta may mga W mga boss, itong pangalawa na column or set ng numbers or liters dito mga boss, basta meron to mga boss, no, is multi-grid na klase ng oil yan. So once na bibili ka din ng oil na ito lang ang makita mo, itong SAE, at diretso na sa panghuli na set ng number 40, 30, 50, is monogrid na klase ng oil yan. Okay, mineral, semi-synthetic, at 100% synthetic na klase ng oil. So unahin natin pag-usapan ang mineral na klase ng oil mga boss. So itong mineral na klase ng oil mga boss is marami siyang composition. So pagka sinabing maraming composition mga boss, is meron siyang 1 or 2 na mga klase ng structure sa ating oil. So makita ang mga structure ng oil, or ang image ng oil na ito mga boss, sa pamamagitan ng microscope. So ibig sabihin mga boss, hindi siya nag-iisa. So marami siyang kasamang composition or compound or substance sa loob nito mga boss ng ating oil. So ito ring mineral mga boss is marami siyang impurities. So pag sinabing maraming impurities is madumi siya mga boss, no. So, at saka mga boss, hindi siya pure. Kung baga sa sugar to mga boss, ito yung tinatawag na yung mas maitim na kulay ng sugar, o yung tinatawag na kinugay mga boss. Ito ang ating mineral. So ngayon, dadako muna tayo dito sa 100% synthetic. So atin muna itong lalagpasan ang semi-synthetic mga boss, ha. So itong 100% synthetic mga boss is same structure of composition ang substance na ginagamit ng oil nito mga boss. So ibig sabihin nun, meron siyang iisang composition mga boss. So wala siyang kahit na anumang halo mga boss, no. Wala siyang ibang composition or particles. So wala din siyang impurities mga boss. So wala siyang dumi. Pure siya mga boss, and refined. So pag sinabi refined mga boss, kung baga sa sugar to mga boss, ito yung white sugar. So sa 100% synthetic mga boss is mas mataas ang lifespan or buhay ng oil dito sa 100% na synthetic kumpara dito sa mineral mga boss. So ang mineral kasi mga boss is short lang ang kanyang lifespan mga boss, no. So mas madali lang mawala ang viscosity. Dito naman sa mineral mga boss is mas mura to mga boss, no. So mas mura, mas affordable to mga boss. Okay? So dito naman sa 100% synthetic is expensive to mga boss. So mahal to. So kumpara dito sa dalawa, mineral at synthetic mga boss, mas malaki ang agwat ng presyo dito sa market mga boss, no. So ngayon, ang ginawa ng mga engineer mga boss para mas makagawa sila ng mas quality na oil, tapos affordable na klase ng oil, is gumawa sila ng semi-synthetic mga boss. So paano ba ginawa ang semi-synthetic? 50% ng mineral at saka 50% ng 100% synthetic. So 50-50 mga boss, kaya nabuo itong semi-synthetic.
So, mas affordable to mga boss kaysa sa 100% synthetic. Tsaka mas quality ang klase ng oil na to, mas mataas ang lifespan kontra dito sa mineral na klase ng oil, mga boss. So, kung gusto mo ng mas magandang performance sa iyong makina at tsaka mas malinis na oil at tsaka mas garantisadong quality ang oil, dito ka sa 100% synthetic. Pero kung wala kang budget at kapos ka sa budget, dito na lang tayo sa semi-synthetic. At tsaka mga boss, no, kung medyo pahirapan talaga, pwede na rin tong mineral na oil, mga boss. So, pag gumamit ka ng mineral na oil, siguraduhin lang natin na mapanatili natin ang yung tinatawag na chins oil, mga boss. Yung agarang chins oil. Chins oil kagad tayo nang hindi naabot sa kanyang milliards or sa kanyang running hours ang ating oil. Pagka mineral ang ginagamit mo. So ngayon, dadako tayo, mga boss, kung paano mo malalaman na mineral, semi-synthetic at 100% synthetic ang iyong nabili na oil. So sa pamamagitan ng label, mga boss, is madali mo lang malalaman yun. So unahin na natin ang sa mineral, mga boss. So makita mo sa label yan, mga boss, na wala siyang description or meron siyang description na mineral. Ang klase ng oil na yan is mineral lang. So dito naman sa semi-synthetic, mga boss, no, once na makita ka ng ang nakalagay is synthetic, semi-synthetic, synthetic blend or synthetic formula or kahit na namang inilagay nila na may markang synthetic, mga boss, no, is semi-synthetic na klase ng oil lang yan. So, paano ko nasabi na semi-synthetic lang na klase ng oil lang yan? Kasi nga, 100 synthetic na klase ng oil ay malalaman mo lang sa label niya na meron siyang nakasulat na fully synthetic at saka 100% synthetic. So itong dalawa na to, ito lang ang pagbabasihan mo sa 100% synthetic. So kung meron ka nakita nito, mga boss, is pure na synthetic yung oil na ginagamit mo. So kung makikita ka ng kahit anumang sulat na synthetic, basta katulad ng synthetic blend, synthetic formula, is hindi yan pure 100% synthetic. Ang klase ng oil na yan is semi-synthetic. So ganito naman natin i-identify ang oil, mga boss. Sana ayon sa klase ng makina, mga boss, kung pang diesel engine ba siya or pang gasoline engine na klase ng oil ba siya, mga boss. So unahin natin ang diesel engine oil, mga boss, no. So once na makita mo dito sa label, mga boss, meron siyang marka doon na EPI. So ang ibig sabihin ng EPI, mga boss, is American Petroleum Institute. So ito yung institution sa Amerika, mga boss, na namamahala sa quality ng oil or sa pagsasaliksik or sa paggawa ng formula sa engine oil, mga boss, no. So makikita mo sa label pang diesel EPI CE, EPI CB, EPI CD, EPI CE, EPI CF, CG and CH. So lahat ng itong mga marka na to, mga boss, or mga code na to is pang diesel engine yan, mga boss. So bakit always siya may C sa kanyang code, mga boss? So once na makita ka ng letter C sa EPI, mga boss, is automatic yan pang diesel engine oil. Okay, so ang ibig sabihin kasi ng letter C na to, mga boss, is compression, mga boss, no. Yan, ito yung compression. So ang diesel engine natin is compression ignition engine. Kaya EPI C, E, C, B, ganyan. May letter C para sa diesel engine. Dadakot tayo dito sa gasoline engine, mga boss. So once na makita ka sa gasoline engine ng EPI din, mga boss, no. So itong EPI is H, EPI is G, EPI is L, is N, at saka is M. So always na pagka gasoline engine is always may letter S. So once na makita ka sa binili mo na oil na may liter is automatic yan na pang gasoline engine. So ang ibig sabihin lang nitong liter is, mga boss, ito po ay nag-stand sa spark. So spark ignition engine to, mga boss, no. So pagka sinabi natin spark ignition engine, automatic yan na gasoline engine yan, mga boss, no. Okay, yung nakita mo na to, mga boss, mas madali mo na lang maintindihan at mas madali ka na lang mag-purchase ng klase ng engine oil. Kasi nga, ma-identify mo siya nang naayon sa kanyang code classification, mga boss. So, ayan na muna para sa araw na to, mga boss. Hopefully, may nakuha kayong kunting kalaman at idea
tungkol sa topic natin ngayong araw na to. So kung nagustuhan mo ang ganitong mga content mga bosses, please like and subscribe at pag-share na rin sa mga kaibigan nyo nang alam na din nila. So maraming salamat sa panonood. God bless and mabuhay. Bye-bye.